iba yung natugay na nga ang imuhang total work na ay effect sa iyahang change of speed mo ng kinetic energy. Karon i-prove na to na kung naay box na exert kag force sa iya to the right, so unsa man ang mga forces nga present sa iyaha. Of course, kabalo na mo na sa Newton's law, di ba? Na ay normal force exerted by the ground or the surface upward sa box. Then na ay kay force sa finger to the right, then na po kay weight mo nang forces nga nag-act sa iyaha mo nang free body diagram. So second, for example, initially ang imuhang box to the right ang iyahang motion, then na exert kag force to the left. So ang forces nga nag-act sa iyaha are force nimo sa left, normal force sa upward, o downward force na weight sa, of course, downward. So, ang displacement gapon niya to the right. Kaya na kay kuan, initial man ay mohang motion to the right. Although, nag-apply ka force to the left. Lastly, nanabod kay, ang box na po nimo to the right, pero nag-apply ka force downward in the same direction sa imuhang gravity. So, of course, ang imuhang force o gravity nga weight, downward yun ang sila, then normal force always upward, then ang iyahagyapong motion to the right. So kaning akong ginamin is na-effect yun ang imuhang force sa imuhang work. Okay, o makita nato na dari. So pasabot di ay kung ang particle nimo kay nag-undergo displacement nga nag-speed up, like anang sa first nga box nag-speed up man siya, ang work nimo kay ito kay greater than zero or positive ang imong work kung mag-speed up, okay, ang isa ka object. Kaya it means same ang direction sa imong displacement o ang force nga gi-apply. Ikaduha, mag-slow down ang particle if ang iyang displacement o ang iyang force kay opposite to each other mo ng less than zero or negative. Pag mag-slow down gani ang particle, pasabot, negative ang work. Muna ang conclusion sa ikaduha. Ang lastly, sa ikatulong nga box, zero ang iyang work kung the same regapon niya ang speed. Kaya of course, ang downward ni mo, pababa ba yung force? So, maintain regapon niya ang speed, which is zero ang work, ana, ha? So, masabtan ra, when a particle undergoes a displacement, it speeds up, then positive ang work. When it slow down, negative ang work, and pag mag-maintain lang ang speed, ang work ni mo kay zero. Okay? So, i-derive na nato ang kinetic energy. Aha, nagikan. Magsugod kita sa force is equal to mass times acceleration along the x-axis. Okay? Kaysa horizontal pamanta, dili pamanta vertical. So, force is equal to ma gud na. And, kabaluta nga na nakay mass sa object, ang acceleration nato, di ba, change man na sa speed kung kabantay mo. So, ang change sa speed kay v2 squared minus v1 squared is equal to 2 S. Ang S nimo displacement na. Okay? Dili na siya seconds. S is displacement or distance. Okay? Distance interval. So, muna yung whole acceleration nga term, ibalik na ko. Ah. Kana. Muna ang mass nimo, then acceleration, muna nga term. So, going forward, muna nang imuhang work. Di ba ang work nimo ganyan na kay force times displacement S? Diba? I confuse na ang S, dili na second sa displacement na. So, gikan na sa 2S sa left nga equation. Gipataas lang na to. Kaya gibutang na to sa Picas equation. So, Fs na siya din. Ang Picas, ang mabili na lang, 1/2 mv sub 2 squared minus 1/2 mv sub 1 squared. Ano man na ng m sa, kaya gidistribute na to ang mass sa 1/2 mv sub 2 squared o 1/2 mv sub 1 squared. Mo nang, nga na itong equation. O gi-define na to ng kaning 1/2 mv squared sa right nga equation, mauna siya ang kinetic energy. Okay? Ang kinetic energy kay nag-concern lang yun siya sa mass o sa velocity. Okay? 1/2 mv squared. Okay? Mauna ang definition sa imuhang kinetic energy. 1/2 mv squared. I-relate na to na unya sa work. So, the work done by the net force on a particle equals the change in the particle's kinetic energy. Mao gyud na, di gyud na malalis nga ang work related sa kinetic energy. Kaya ngano, ang work done diay sa imuhang total force or net force on a particle is equal to the change in the particle's kinetic energy. Mo nang ang atong equation,
work total is equal to K sub 2, mo nang final kinetic energy minus K sub 1, initial kinetic energy, or equal na siya sa delta K. So, work energy theorem na siya. And lastly, ang unit gihapon sa imong kinetic energy kay same sa work, kay equal naman kana sila, di ba? So, 1 joule na gihapon, or is equal to 1 newton meter, di ba? Work times distance man na, newton meter is, newton is force times distance, I mean, sorry. So, is equal to 1 kilograms meter per second squared times meter, then 1 kilogram meter squared per second squared. So, muna na siya ang unit sa imuhang work. And at the same time, unit sa imuhang kinetic energy. Okay, equal naman ang work done by the net force sa particle sa imuhang change sa kinetic energy.